What's up, what's up mga Martek? Kamusta naman po tayo dyan mga sir? Yan, nagbabalik tayo. And ang ating observation lang is, ang itusag natin lang is, itong Optinum 8 na Protex Scooter. Yan guys, synthetic blend. Hindi siya fully synthetic. Yan, parang semi-synthetic siya kung tawagin sa ibang oil. First scooter siya. Pero, medyo na ano tayo guys, kung original ba to or fake. Hindi ko muna sasabihin kung saan ko siya nabili dahil protectable natin yung shop niya. Then, wala kasi tayo nakikita ang manufacturer date. Yan, wala tayong tsaka saan siya gawa. Wala siyang made kung saan bansa siya ginawa. Hindi natin alam kung anong klase ng isto. Medyo mahal. Synthetic blade siya is nasa 300 pesos guys. Yan, sa 300 pesos lang to guys. Then, ngayon check natin. May nakasilid naman, pero check natin yung amoy. Yung katulad ng pag-check natin sa mga peking langis na din natin before sa mga motor shop. Yan. Then check natin guys, parta natin. Ito guys, nakapansin ko, malawag siya. Hindi ko sinisiraan yung brand na to. So check natin. Para maging aware din yung mga ating mga viewers na gumagamit ng Protex 8 Optinum 8. Yan, napakaluwag ng tire. Makeup. Nakasig din. Yan, nakasig. Yan, nakasig din siya. Ito siya guys, oh. Wala akong nakikitang manufacturer date kaya nag-aano na agad dalawang isip na ako kung fake ba to o hindi. So kung fake ito, hindi natin gagamitin guys. Yan. Malambot, katulad na bukas natin sa ibang oil. Yan guys. Ganoon siya masakit sa tilong. Parang matamis guys eh. Matamis yung ano niya, amoy niya. Mga morgat eh. Guys, oh. Dark color siya guys. Hindi muna natin ito gagamitin guys. Medyo pag ganito yung kulay ng langis niya. Yan dark. Yan guys, oh. Dark. Yung amoy niya parang antamis. Antik lang eh. Yan. Dark siya guys oh. Oh. Parang used oil na agad eh. Diba? Optinum 8. Ang mahal 300 pesos ko nabili. Hindi ko masasabihin yung shopping. May message ko siya. Tatanong ko siya kung ganito ba talaga ko yun ang oil nila. Yan. Para ma-confirm din natin mamaya mag factor defect yung nakuha natin, di ba? Okay. Update ko kayo guys. Message ko muna siya, kontakin ko muna siya. De, update ko sa post natin sa video. Alright. Pasensya guys. Hindi mo natin gagamitin. Gagamit mo na tayo ng ibang okay. May mga oil naman tayo dito. May mga available tayo. Then, wala lang nag-sponsor sa atin guys. Pero may mga available oil tayo dito. Yan guys, mga nakagamit natin oil. Yan, uni oil, gear oil. Wala kasi ako makitang mga gear oil guys eh. Pero may petron tayong puno. Yan, wala pang bawas yung petron natin. Yan. Then ito guys, sa 600 ml lang to guys eh. Kasi 1 liter to. Kailangan pa natin isa pag ganito para magamit natin siya na 800 ml. Okay. Salamat guys, update ko kayo. Message muna natin yung pinagbilan natin. May page naman siya. Then, nakikita ko rin naman yung
Apostolas na yun yung ginagamit nila. Tatanong lang tayo guys. Okay, alright. A few moments later. Yo, mga Amor Tech. Na-message natin yung seller ng shop na pinagbilan natin ng Optinum 8 na Protex Scooter Synthetic Blend. Yan. Ang sabi naman niya is kaya ganyan yan dahil sa kulay ng additive na nakalagay dyan. Kaya medyo dark color siya. Kaya medyo na aalangan ako dahil din wala siyang manufacturer date guys, the label sa ating scooter oil na binili. Nagdadalawang isip na rin ako na gamitin. Hindi ko naman siya gagamitin guys kasi iba yung amoy eh. Yung amoy niya is antamis guys. Hindi siya yung abaho, hindi siya yung masakit sa ilong. Ang amoy niya is matamis guys. Matamis yung amoy. Alam niyo yun? Gusto ko siyang lasahan guys eh. Pero hindi, kasi oil yan eh. Baka sumakitan natin, malasin tayo. Diba? Yun lang guys, hindi ko gagamitin. Kayo na bahala umusga kung fake ba o hindi. O ang Optinum 8 na brand ng langis. Yan guys. Okay? Sana makatulong sa mga viewers natin. Salamat sa mga sumusuporta. God bless everyone. Ride safe always. Babush!